Hello guys, I'm back. So sige-sige pa rin ako mag-vlog kahit na medyo madilim. So may pag-uusapan tayo guys ngayon. Anyway, first I'd like to greet you all. Shout out kay Iyo sa Reyes family, kila Maddie and Yuan, and sa mga other co-subscriber. Thank you so much. Sa mga nanonood ngayon, please don't forget to subscribe and like yung naibigan nyo. Well, chika-chika tayo today. Actually, wala akong alam masyado about this sa topic na to, pero marami na akong nabasa. Pero kung interesado kayo, marami din naman mga YouTube channel na nakapag-upload ng mga videos about this. Yung talagang may K-1 visa. So, napapaisip ako mga K-1 visa. Kasi ako naman, wala man akong foreigner na boyfriend eh. So, K-1 visa. Ito pala ay K-1 visa para sa mga fiancé na may US foreign boyfriend o girlfriend, no? Yan pala yung mga tinatawag na K-1 visa. Siyempre, guys, bago nyo yan makuha, bago nyo yan mag-gets talaga, matanggap, marami kayong pagdadaanan ng iba't ibang documents, interview, documents na dapat i-provide ng iyong fiancé doon at ikaw din dito sa Pilipinas. Ganun lang din. Parang walang pinagkakaiba sa pag in-invite ka papunta ng Japan ng kamag-anak mo. Pero kasi ito ay fiancé visa. Meaning, talagang may plano kayong magpakasal. In-invite ka doon, pumunta sa US. Pakakasalan ka niya, depende kung yung Pilipinong lalaki ang in-invite dito. So, fiancé niya doon, US, American girl. So, kung dito naman, girlfriend ang in-invite, siyempre meron siyang US American boylet. Joke lang. May pagka, jolog siyang aking salita. So, yun nga, K-1 visa, guys. Yan ang pala ang talagang fiancé visa sa mga matagal nang may karelasyon ng mga US citizen, ng mga Amerikano na naninirahan doon sa Amerika. So, marami talaga silang dapat i-provide na documents. Kung ang kadalasan kasi doon sa Amerika, di ba, yung mga Amerikano, divorce. Kasi dito sa atin, matagal i-approve ang divorce. O kung meron man, matagal yung process. Doon kasi sa kanila, saglit lang eh. So, yung kung yung boyfriend nila o girlfriend nila na taga-US ay divorce na, kailangan din nila i-provide yun. Guys, mga divorce papers, ilang page yun. Hindi lang basta isang page. Tapos, yan. Meron niyang 2 to 3 months process visa. Ang tagal din pala, no? Tapos, syempre, kung talagang plano na nila magpakasal doon, kung walang time yung jowa nila na o boyfriend, medyo i-formal natin. Kung walang time yung girlfriend at boyfriend nila na pumunta ng Pilipinas, so usually, sila talaga yung mag-a-apply dito sa Pilipinas ng K-1 visa dito sa US Embassy, no? Ng K-1 visa. Swerte-swertihan lang kapag nag-approve. Pero hindi lang yan ang pagdadaanan nila. Meron din silang aatinan ng tinatawag na CFO. Seminar yan guys eh. May sticker yan, may certification. Seminar yan. So yung seminar na yan, importante yon. Napaka-importante yon sa mga girls, sa mga mag-aasawa ng mga Amerikano, Amerikana. So yan. At saka napakalaki din pala ng gastos guys. Tapos marami din mga requirements. Siyempre, kailangan yung inimbita nila, mayroong valid passport, yung form na tinatawag na form DS-156, 2 duplicate copies, and PSA birth certificate, tapos 2 photograph colors, no? Recently photographs, recently yan. Hindi luma. So, and then 1-134 affidavit of support. And then, medical examination. True lalo yan. Dati nung unang panahon, panikopokopong, wala pang ganyan. Ngayon, mahigpit na talaga. Alam nyo bakit? Kasi, medyo aware ang US eh. Baka daw kasi mga Pilipino o yung mga fiancé nila may AIDS. Kaya may medication, guys. Pero take note ha, ang AIDS, mas mataas ang high risk sa bansa nila.
Pero naisip lang natin, bakit sa atin masyado silang mahigpit, di ba? Well, ganoon talaga ang batas, wala tayong magagawa. Mapapaisip ka talaga, di ba? So, yun. Ang tagal din ang process. 2 to 3 months ang process. Tapos hindi mo pa alam kung approve o deny. Tapos may a-attendan ka pang seminar. May ipoprovide ka na documents dito sa Pilipinas. Halimbawa, ako yung fiancé, pakakasalan. Meron akong dapat na i-provide na documents na galing dito sa bansa ko. Tapos yung boyfriend ko naman na taga-US, meron siyang dapat na mga papers na ipapadala dito. Kasi lahat-lahat yun, i-combine at dadalhin doon sa US Embassy, no? So, yun. Ganon. Grabe. Napakahirap na proseso. So, guys, hindi ako experts about sa K-1 visa, no? Na-curious lang ako. Nagbasa-basa ako. So, kaya chinika-chika ko lang sa inyo. Ganon pala. At nanood din ako ng ibang maraming YouTube channel na may mga fiancé na may K-1 visa na na-approve. Merong mga na-deny. At yung iba, nasa US na, happily married. Pero meron din palang, guys, na nangyayari na nagkakaroon ng domestic violence, no, yung naabus sila. Kaya nga importante na umati ng CFO. Ito yung seminar para may explanation, interrogation, paano kayo nagkakilala, ganyan-ganyan, tanong tungkol sa boyfriend mo, kung gano'n mo siya kilala, gano'n na kayo katagal, gano'n. Kaya dapat alam na alam mo yung sasagot mo. Kaya itong seminar na to, why not, di ba? Dapat talagang atinan kasi marami kang matututunan, marami kang dapat malaman kung bakit pala nila to nilunsad na kailangan yun. Kasi guys, kapag wala ka pala noon tatak ng sticker at certification ng CFO, hindi ka rin makakapag-fly pag nasa airport ka na kahit na may visa ka na, guys. So that's it. Kaya dapat yun i-complete. Lahat-lahat. So that's it, guys. Napakahaba. Na maraming dapat na basahin about dyan. Sa mga baguhan pa lang na may baguhang boyfriend, girlfriend na taga US, you can search all the details. Pwede mong mabasa sa Google Chrome, no? I-search mo yan. Lahat malalaman mo, mababasa mo. At makakaroon ka rin ng knowledge kung manonood ka ng ibang YouTube channel. Ako kasi kahit bilang ibang YouTuber, ini-introduce ko rin yung ibang YouTube channel kahit hindi ko sila close friend, pero ako naman friendly to all. So that's it, guys. Ang nakakaloka, K-1 visa. Nakakaloka talaga. Hindi mo alam kung ma-approve ka o deny, di ba? At ang CFO, importante yan. At ang passport, at ang iyong true lalong identification. That's it, guys. Bye!